syempre, dito tayo sa una nating open buying at open selling. Kasama syempre si Loves, Joy, tsaka syempre, ang ating coin expert na may may-ari ng House of Coins, si Sir Arma. Palapakan mo tayo dyan! So ngayon, papasukin na natin yung ating unang magbebenta. Syempre, kailangan mo na puro coins muna tayo. Kasama natin ang pinakamabangis na nakilala kong coin expert. So tara, papasukin na natin yan. Tara, pasok, brother! O, dito, nakita niyo naman! Yes, yo, brother! Tanghali, basta kayo ah! Alright! Oh. Yeah! Maganda tanghali! Ano yung dala mo? Tingnan natin yan! Bale ito coins to eh! Coins! Anong coins siya? Wala pa alam ang moves ko dyan sa mga... Okay, tingnan natin yan ah! Tingnan natin kung ano itong coins na to! Iba yung patol! So, United States... 1896 You? 1996? Morgan! And Liberty! Liberty. So, tingnan mo sa UK. So, puro mga international coins. Tama ba? Yes. So, syempre, hindi ako magaling dyan. Tatanong natin yan. Hindi, saan mo muna pala ito nakuha? Bali, nung naglinis-linis ako sa mga gamit ng lolo ko, nakita ko yun sa pinaka-rear niyang jacket eh. Alright. Hindi, kailangan pala may patungan tayo dito. Sorry. Poor chicks. O, so, Sir Arman, anong masasabi mo rito sa mga coins na to? Nahin natin ito. Yeah. Ito, yung Morgan, in-issue ito noong 1870-something or 1880. Pero itong coin na ito, usually silver. This one is fake. Fake! Oo. Replica yan. Kasi yung Morgan ata yung mahal. Ako. Mahal ba? Usually yung magkano yung mga Morgan. Yung roll on, nasa 2.5. So this is fake? Paano mo nalaman fake to? It's present. Tsaka sa details. Details, it's crude. Then composition ng metal is pressed. Tayo, di natin malalaman na fake yan. Pero siya, isa tingin lang without magnifying glass, without, di ba meron kasi magnifying, pero madala-dala niya, ito, so, this is fake. So, say, bakit may fake ito? For what purpose? That time, usually ikaw, pupunta ka sa US, pupunta ka na souvenir shop, meron doon mga kagaya nito, binibenta nila as souvenir. Souvenir mo. So, ikaw naman, akala mo, coin or something, na-attract ka, binili mo, tinago mo ng pagkatagal-tagal, namatay yung bumili, nakita mo, vintage. Akala mo, vintage. Akala mo talaga. So, this is fake sa dito. Ang galing. Is dito real coin. So, dito sa mga coins na pinakita niya, meron bang something special with this coin? Dito, ito ang tawag namin dito is loose change. Loose change? Mga pakalat-kalat lang? Oo. Usually, mga ganitong barihan, dala ito ng mga OFW, mga nag-travel, nagtago sila, ginip nila as remembrance. Yeah, gets good. Kahit nangyari ako, nasa ibang bansa din ako, pag may mga coins ako na sukli-sukli na nagamit doon, inuwi ko pag-uwi mo ng Pinas, tapos katulad nga na sinabi mo, pwedeng matagal na siya doon, na-discover ng apo or anak, kala nila something na may value. But this is actually just a regular coin sa ibang yes, bansa. Kagaya nito, yung Mexican, binibenta lang ko sa coin group. Binubuha ito ng mga collector, yung mga beginner, usually 10 pesos. Alright, this is a Mexican coin. This one, Indonesia yata ito. Tama, Indonesia. Ito, 10 to 20 pesos na binili ko. Boss, si Crazy Island dito lang. Ganun din ito. Ayan. So, more or less, nothing special with it. Nothing. More or less, nasa 400 pesos. Okay. So, magkano ba yung balang ibenta? Bali, nandito na lang ako, siyempre. Wala tayong magagawa doon. So, ako, bibili ko siya. Pero kasi pagpunta mo dito. So, sabi ng ating expert, 200. So, siyempre, hindi ko siya babayaran ng 200. Pinoy Monster to. Alam mo, magkakatawad mo rin to. 100 pesos! Ano? Deal? 100 pesos? Kahit estudyante? Oh, estudyante, meron discount.
ito, dumating ating isa pa sa, siyempre, kilalang Filipino picker, si Sir Guy. Sir Guy, tara, dito nagsimula namin kayo sa mga fight. Pasok po, dito tayo, sir, po. Opo, ito. So yun, nakakita nga nito, nilala niya, si Sir Arman, na magkakalala pa kayo, for sure. So, pinakalala niya, nakita niya, this is a, o, tingnan natin, ha, para malaman mo na hindi nagsistuhan ni Sir Expert. So, Sir Guy, ano ba sa tingin mo this coin? Well, pag coins kasi, no, talaga, ang unreferral ko talaga lagi yung mga numismatics kagaya ni Armand, eh. Pero, if you ask me, maraming foreign coins to, eh, no, Armand, eh, no? And this one, hindi rin to yung piso, eh. Okay, for me as the Filipino picker, no, for me, none of these coins would attract sa akin, na, kasi I collect Philippine history. So medyo wala siya talaga. Most likely this will be ano do, galing to sa magulang mo ba or tita mo or dito mo nag-work abroad. Okay, tabo. Alam mo gagaling nila. Doon ako sa which is ang dami nagbebenta ng ganyan, which is sentimental value yan na hindi mo matumbasan ng pera minsan, eh. Kasi minsan nag-work yung relative natin sa ibang bansa. So, treasure ng family yan. Not necessarily by everyone, but just the family. Alright, dahil sa pare-pareha sila, di ba? So, ano, 100 pesos. Deal or no deal? Kasi 200 niya sabi ni Sir Arman. Kasi this is fake. Tapos this is loose coin or something. This is a fake, ano? Di ba? A Morgan. Fake Morgan. So, as 150. 175 pesos. 100 pesos kasi ito sabi nga niya 20, 10. So, siguro the least na the most na kaya mong ibigay is 100 pesos for those coins. Ano? G. Oh, G, alright. So, mamaya tabi na natin ito. Pass mo na dito yung sa mong papakita na dito na rin si Sir Kyle. So, Sir Kyle, may dala siya. So, pumunta tayo, Sir Kyle. So, ito naman ang ating, may dala ko siyang magazine. Comics. At yung comics na ito is Daniel C. Spider-Man. Medyo pa, apat ko yun. Ipap din. Saan galing to? Saan to galing? Nabalik po galing po. Yan pa rin po, nakalagay ko lang po sa mga tago-tago ng lolo ko yun. Sa lolo? Sir Robin. Pero mukhang alaga din siya. No? Okay, kaso wala po talaga akong alam sa mga abis yun. Filbers. Okay. Oo, okay, sa Filbers. Dab, silista mo yung mga babayaran sa atin. Wala. Pwede, lista mo. Ang dati. Ito, wala kang meron kang alam sa kaya na talaga pa nun, no? Hindi mo pwede maging expert lahat, di ba? Ang hirap. Si Sir Kay, ang lawak din ng collection mo, eh, no? Meron ka rin gato, toys, vintage, coins, cards. Lalo na ngayon, nag-aano ako sa Marvel Toy Biz. Medyo nag-a-addict ako dun ngayon. Sa mga, ito ba? Ito mga, pero toy or Toy Biz, o yung toys, 1991 figures. Kinukompleto ko, I'm just missing one. Nasa eBay ngayon, on the way sa akin. You know? Para makapag-vlog na. You know what? Wala akong nakitang ano dito, na yung parang issue na medyo sought after. High profile or sought after, tama ka. Pero, if you notice, para sa akin, ha, Filipino picker, dahil Philippine history ang ano ko, everything, no, pare-pareho na yan sa akin, eh. Kasi, it's just for me, ordinary ones that you can still buy today, and may mga value yan, mga 50 pesos, 75 pesos, mga ganun. This one, I like it, kasi nakasulat, title. No. Filbars. Filbars. Hindi natin alam kung ano, Boss Toyo, kung hanggang kailan ng Filbars, eh. So, yung mga tags na ganyan, si Filbars kasi, well-known na siya sa mula noon, no. So, and it's local, QC, nakalagay, Quezon City, may phone number. Ang mga unang nagpalit, titingnan nyo mabuti dito, ang unang nagpalit na, ang number natin ngayon, may 8 na. Yes. Yan yung wala pa. So, medyo, for me, may konting value ito
Actually, itong plastic yung may value eh. Hindi yung laman. Kasi nandiyan yung ano, ito. Yung paper. Buksan ko ba? Ayan. For me, yan yung gusto ko dyan. Pero siguro, hindi pa rin yan lalampas sa mga 250, mga ganun. Mga. So, the set probably 1,000. The set, yun. So, set is 1,000. So, syempre, dadahan siya sa Pinoy Polestar. So, ayon sa ating expert. So, alam mo na, magkano kaya yung tawad ko sa tingin mo, brother? Kaya na makaisip siya. Hologram mo lang, hindi naman special yan. So, magkano ba ito asking ko? Pagpunta mo nito, magkano ba sa tingin mo ito mabibili? Kahit yung sa totoo na lang, 5K. Ah, 5K. Oh, yung presyo kay Bigo mo talaga yung mga ano. So, yung sa 5K yung ano. Bakit mo naisip na 5K ito? Di ba nakakuha mo ito sa, sa lolo ko? Alin dyan yung sa tingin mong nagpataas sa kanya? Kumbaga yung bawat itsura ng papel. Okay. Diba po nung tinignan ko po kasi yung itsura niya talaga, yung tipong ano na siya, yung rare na rare na talaga siya. Hindi siya rare, old. Luma. Luma na. Iba kasi, yung rare from old. Rare is kasi kahit anong old item, same na lang yan ng paper, with the same year. Actually, kapag ang isang bagay, kagaya nito sinasabi mo, luma. Pag ang isang comics collector, napaka ano yan sa koleksyon nila, napaka gusto nila pristine. Masela. Kagaya nito, nanilaw na yung papel at may mga faxing siya. Tawag dyan, faxing. So, pag tumagal-tagal pa, madudurog na yan. Kinakain na yun ng amag eh. Amag yan. Then, may watermarks. So, kung yun ang iniisip mo na bakit mahal, doon ka nagkakamali. Kasi lahat yan, negative impact doon sa item. Ah, so pag lahat ng mahal, talagang alagaan mo? Oo. Yes. Tulad yung mga koleksyon nyo. Oo, talagang naka... So, the good news, the silver lining is, walang medyo high-end or sought-after item dito sa set na to. So wala kang masyadong panghinayangan na nagkaganon. Yeah. Well, kung halimbawa nasa 75 to 200 pesos yung isa, pwede mo, mas madali mo na mabenta kasi kumbaga, ibibenta mo lang yun ng mura tapos may katibayan pa na luma. Ang tawag doon, patina. Patina. Pero, yun nga, kung 5K, I think, ano, masyado mataas. So, yan. So, ako gusto mo magtumawad ako, ah? 1,000. Malayo yan. Baka yung nalong dyan sa isang. Hindi, ako, tumawad ako ng 1,000 for this. Kasi nga, katulad niya na sinabi, madami pa rin talagang ganyan. Actually, sa Quiapo, mayroon din nabibili na ganito, no? Meron. Di ba, mayroon sa Quiapo, sa Recto. Madaming magazine. So, walang special dito, walang special episode, walang kakaiba, walang limited. So, siguro, keep mo na lang kung hindi tayo magkakasundo. Pero as for Pinoy Postar, syempre, pupunta rin dito. Ayoko rin na may mayuwi. Mawala ka mayuwi. Pero kung okay sa'yo, 1,000. Siguro, kasi hindi ko din to kailangan. Hindi ko to kailangan. Actually, hindi naman to Dito importante sa isang shop or sa collector. Katulad nga na sinabi nila. So, kumbaga, yun lang yung kaya ko. 1,000 pesos for this marble cup. Kahit 2K. Kahit 1,000. I'm sorry, brother. 1,500 plus. Pero losing circuit, magkakaroon yung tumibili. The reason why 1,000 dapat is, brother, no? The reason why 1,000 dapat, kasi baka maibenta ni Boss Toyo na 1,500 someday. So, 1,500? Oo. Malabo mo na nga mabenta sa tingin ko ng 2K ito eh. Pero someday... Parang malabo pa nga siya mabenta lahat ng 1,500 eh. Actually, yun din na nakikita kasi... Ano eh, unless merong nagko-collect nito, uy, merong gandong episode. Ganyan, bilhin ko sa'yo 200. So, mababawasan. O, kunyari ito din. Pero, tuktok sa buwan na yun. Ako naniniwala ako sa tuktok sa buwan na. So... Ito, bago 1,500 lang.
12. Ako 1. Gabay. Dun sa effort niya na pagpunta. Yes, oo. Wala talaga special. So... ano, sir? Hindi bro, kasi syempre kailangan din namin na... 1-3. Sige, bibigyan niya ng double. 1,050. 1,001 pares. Oh, ayun, 1,001 pares. 1,001 pares. Hindi, oh. Ganda niya talaga. Kasi nga, syempre, kumbaga na lang yun, para sa akin lang yung pagpunta mo na dito. Gusto ko nga siyang ipass, pero kasi nga, nag-offer pa rin ako sa'yo para sa effort mo. Pero gusto mo i-keep mo. Okay, i-keep mo na lang muna. Malay mo, meron dyan something na pumutok in the future. 1-2. Last. Ako hindi. Hanggang 1K. Ayun na. See you then. Kasi gaya nyo na 1-50 sama pares ah. Salamat bro. Thank you. 1,050. So yun, nagkaintindihan na kami ni Bustoyo. Nalapag ko na sa kanya. Okay naman. At least kahit pa paano nagkaroon. Maraming salamat nga po pala sa Pawnstar. Lalo-lalo na kay Bustoyo. See you.